Ayan, o. Ano, mabubuli nila ang next play Predator Solid. Boy, ano yan, palag-palag pa rin yan ng Smart Omega. Nag-rebrand siya pala sila, ano? Oo, Smart Omega na, hindi na sila yung dating SGD. Pero eto, bago ang lahat, let us go into the Land of Dawn. It is the match of Smart Omega versus next play Predator Solid. Ako, makakabawi na nga kaya yung next play Predator Solid dito sa Smart Omega. Kasi last time, tulad na sabi mo, na 2-0 sila. Na 2-0 nga, pare ko. Pero ang pagkakaiba nun, ibang rules ng NXT. This time with their rules, paano kaya nila matatalo? Pero, Kuya Mr. Fundamental. Ako malaki. Hindi niya na timingan, hindi niya na timingan. Sayang, sayang. Kasi wala pa rin naman siyang ibang skill bukod dun sa perfect match. And napaaga yung pasok niya dun sa jungle. Sayang, maganda sana yung impede na ginawa niya. Feeling ko, timing yon kung umatake pa yung NXP. Kaso yung NXP matalino din, tinigil nila yung atake. No? So nagkaroon ng taikuhan yung dalawang teams na yon. Pero again, parehas sila ng ginawa dito, Kuya Baymax, securing yung mga kanilang mga objectives and kuha lang ng wave clear. Na kay Mr. Fundamental yung and confirm na si Kenji ang question mark, pare. Tama nga. Yung support na si Kenji ngayon. Ako, pero eto, mukhang another team fight is going to happen dito sa may bandang mid. Ang ganda ng Haggis. Pasok, ang ganda sa may backing para Chester. Still to go with the basic attack. Naiwan nga lang siya dito. Mag-isa, the slow and the crits coming from Yi Sun Shin. Taking out that first blood. Kuya Manjin, masakit yung Yi Sun Shin, ha? Sakit, masakit talaga. Lalo na yung first skill. Yung first skill talaga yung nagpapasakit, eh. Yung instant lapit and instant melee form na may onting... May onting may mini purify eh. Kumbaga eh, parang tatagos ka kasi sa kalaban mo ng oni ng bahagya eh. So medyo assassin type yung datingan mo lalo na kapag na-trap ka. And yun nga, kagaya ng sinabi mo, yung crit ni ng Yi Sun Shin sabay nung proc nung solo blaba ay makatikate para sa Smart Omega dito. This is interesting, pare, no? Mm-hmm. Kasi naka killing spree din si paring Haji, no? Kasi I think they want Yi Sun Shin na to be online until the late game kasi alam naman natin napakalaking tulong ng killing spree once na maka-assist ka or maka-take down additional HP, meaning hindi mo kailangan kaagad umuwi during team fights. Basta patay, basta gera lang ng gera, no? Speaking of gera dito, Heat doing a great job. Si Heat yung target. Oo, target, pero ang ginagawa niya dito, yung spot out niya lang, unfortunately namatay siya. Pero again, naispatan niya, nasan yung mga kalaban, negating next play Predator from going to the top lane. Kasi dapat pag sa top lane yung next play dyan eh, pwede kasi nilang abusuin tong fire siya sa top eh. Kaso nakita ka agad ni Hit, si Hit yung naging target. So mission done for Hit. Ay, nagiging scout. Oo, siya nagiging scout eh. And mind you, may libreng... Grabe, sniper, ang datihinga ng ni paring Toshi si dito, pero Chester na mataan daw disengage gaming from Smart. Oh my god, grabe naman yung sniping na yun. Tinit ko easy, grabe. Vintage marksman persona ni Toshino yung sumanib sa kanya doon, Baymax. Sabi niya, yung marksman din ako, basic lang yung mga target na yun. Pero speaking of target dito, ang dalawa. Ahuli na nga, patay na naman si paring Chester. Last insanity, inaabot si paring Hit. Makakatakbo, pero may ipit sa loob ng turtle. And that is going to be taken down by MB. Pero 1-for-1 exchange lang din naman tayo. Kumanjin, in favor of no one though, eto, the turtle buff is being aggravated by next week Predator Solid. Eto na, si HGC with the basic attacks. Nako, napipilitang umuwi si paring Hit. Medyo tagilid yung move ni HGC doon. Kung na-chambahan siya doon ng isang Haggis, buto wala yung... Kung tinamaan siya doon ng vacuum, pwede siya mamatay. Unfortunately, hindi. Actually, ginawa niya rin yun to try to probably contest the turtle, pero hindi naging successful. Medyo hindi naging successful yung kanyang attempt. To the point na nakuha pa rin ng next play Predator yung gusto nilang makuha, which is yung turtle nga. Ngayon, convert sila sa top lane. Okay, speaking of top lane, hinagis papunta sa taas yung ating opponent Koopa. Kenji has been taken down. Chester, hinahabol ni HGZ. Look at those crits na buhay! Pero pick her out. Flicker in actually, tapos RKO onto the turret, nahuli yung ating Louie HGC with the double kill. Look at the basic attacks, talagang pumapalag against the Ling. H2O will be forced to back away against HGC. Hindi niya in-expect na ganun kasakit ang crits ng isang Hit and Chin. And nice flicker normal para kay Kuya HGC, but the problem is na shutdown siya dito. Kailangan ng bawi ngayon ni Toshino. Is this a kill? There you go.
Yun yung maganda sa Farsa eh, kasi pwedeng tumagos yung ulti mo dun sa wall. Sa wall, yes. Kaya kahit naka-wall yung ding, pwede tamaan. Diba? Ano nga, esintado pa, yun pa yung problema. Pero Chester right now might fall down. Ultimate has been activated, trying to run away. Pero the slow coming from Popol is there. Ang lagkit din ng traps ng isang Popol ng Koopa talaga. Oh, hindi sila makalapit. Ang ganda ng ginagawa ni Toshino dito to counter go Next Play Predator. Yung plan ng Next Play Predator, solid sana to control that thing eh. Pero gusto na sana nila mag-back kanina. Hindi sila nag-overstay eh. Alam nila na kailangan na mag-back. Pero yung range ni Toshino yung naging problem. Kumabot sa dalawa, nakapatay ng isa, nabigay pa ulit sa Smart Omega yung lead na gusto nila. Yes. Speaking of lead, tignan nga natin kung gano'n nga ba kalaki ang kalamangan ng item ng isang Yesun Shin against the Ling. Pero makikita naman natin, mas lamang pa rin ng gold yung Ling natin compared dun sa ating Yesun Shin na pareho lang na Karaptos Machete. Pero mukhang maunang mabuo ang endless battle against the BOD. Mas mahal kasi yan eh, mas mahal ang BOD eh. Pero mind you, normal boots lang din yung binili ng Ling. So parang tabla pa din. Tabla. Parang tabla pa din kung iisipin mo. That's 200. Meanwhile, look at the rotations. Iba talaga, high caliber, man. Tingnan mo naka-ready ka agad sa turtle yung pastuan ng Smart Omega. Ayaw na nilang ibigay yung pangalawang turtle buff sa NXP, pero Chester has been teleported onto that single bush. Oh, yun lang. Namataan sila dito ni Hajizi. Speaking of GZ, sila yung ginamitan. Sa ultimate Chester, naipit sa loob. Maganda ng Hagis dito para last insanity sa patay yung damage sa bibitaw. Hindi naramdaman nung hit natin. Pero further airstrike securing another kill for Hajizi. Bawas na ng isa ang Next Play Predator solid. Ang ganda talaga ng tulong ng Mountain Shocker. Will give your team the vision to position yourself sa next team fight na magaganap. I think Next Play Predator, one strength ng Next Play Predator dito, Baymax, is sila yung type ng team na hindi nagpapakita sa mapa. Classic MOBA, yung ganun. Tsaka lang sila magpapakita kapag alam mo yun, pag kailangan na talaga. Especially Yawi, especially Chester, si MB. Master sila niyan eh. Master sila niyan. Pero ang problema nila, may traps. Tapos may Mountain Shocker. So, hindi sila makakuha, hindi sila makagawa ng play. This is smart. Smart ML coming in from Smart Omega. No pretending. Masyado kasi maraming way of giving sight yung Smart Omega, kumbaga. Ayan, and right now, yung abang talaga nila nasasayang, no? Si Chester dito na nabuburyo na lang sa loob ng mga pero intermediate. Ha, GZ, what a dodge! Using skill 1 dito sa ejector ni Chester. Kitang-kita eh, no? Yung abang ni Chester na yung patience niya, parang ikaw na nagsabi na sasayang kasi na-ispatan. Ngayon, si Toshino ang na-ispatan. Okay, ang ganda ng RKO dito para Aishu. O mapipilit na magbaba. Vacuum is there, pero Yawi has been taken down by Kenji. Renegade with the follow-up. The damage is there. Hinahabol ang ganda ng Tori. Dito, si Kenji patay sa kamay ni H2O. Si Hit umahabol, pero I think may isa pang teamfight na sa may bandang gilid. The basic attack is not enough to take down Renegade. Instead, Renegade having that double kill. Nauna. Sabi ng Next Play Predator, aba, lagi nyo kami ni-ispatan. Subukan namin kayong likuran. At yung nilikuran nila, ang pinaka-crucial pa na target nila was the damage. That would be Toshino, bago na pala pangalan niya, Toshizi na. Toshizi, mahirap sabihin ah. Toshizi. Palit pa rin ang pangalan ah. Airport eh. Ang airport sabihin kasi, Toshizi. Nakakabulol banggitin eh, no? Oo, nakakabulol. Pero, ang crucial nung pick-off na yon kasi hindi rin na-expect ni Toshi na nandun din sina H2O. So, good job for NXP on countering the game plan na meron ang Smart Omega on securing the turtle. Men, yes. Pang ilang turtle yun? Unang turtle pa lang ata ng laban yun. Pangalawa. Pangalawa. So, pangalawang turtle ng laban, ganun katagal bago makuha. Ibang klase. Yes, and speaking of ibang klase yung set na ginawa ni Renegade dun sa top lane. Tatlong miyembro yung nahuli. Actually, dalawang miyembro yung nahuli, taking down the core and yung offlaner dito, which is Toshizi and si Hajizi. Yung dalawang Mizi sa pangalan natanggal. The Easy Brothers. Oo. Sa Bren, merong Easy Brothers. Dito, merong Easy Brothers. Mga kidilets! Mga Nino kidilets. Salin nyo na ako dyan!
Diba kasi si Flop tsaka si ano, TZ din. Ang Flop, TZ din sa Kyle O'Rip. Mga Kidelets eh. Diba, alam mo naman kung mga TZ. Pero ito na nga pare, mga Big Shocker. Oh, ang ganda ng vacuum air, sayang. Walang follow-up galing kay Gatot. Kala ko magkakaroon ng ano, ng follow-up. Napasigaw pa naman din ako, sayang. Ang ganda ng vacuum na yun, ha? Combo pala yun sa apat, no? Kapag na-taunt nung Gatot Kacha. Gatont Kacha. Gatont, yun. Oh, Gatont Kacha. Ito na, Chester. Yes, ka ba? Oh, no. Ay, nakatakas! Actually, Dato's a very good escape, pero tuloy ang bakbakan natin dito. Here comes MB with the last insanity. Tapos yung follow-up ng Gatot natin na huli. Pati yung Tamos, and that is going to be a three-man takedown coming from next day, Predator Solid. 10-14 tayo. Unfortunately, walang Mountain Shocker para malamit si Chester. Pero si Jay-Z, nagkakaroon na siya ng Spider Sense noon eh. Diba? Pinoprock niya na yung second skill niya. Sa tingin ko dun sa kabilang bush, dun niya gusto makita. Hindi niya in-expect na nandoon si Chester na mas malapit sa kanya. And ganun ka-confident si Chester kung kumuha ng mga ganong positioning. Risky! Again, NFC, known sila sa mga risky plays eh. And sobrang risky na ginawa ni Chester noon. So, bin na tama yung hula ni Hajizi. Pwedeng siya pa yung napitas. Pero again, hindi tama yung hula. Hindi tama eh. So, Smart Omega pa yung nadali. Men, ang tindi ng laban. Grabe. Actually, ano lang eh, ang nagiging problema lang ngayon ng Smart Omega is yung kanilang si Mr. Fundamental Hit. Hindi ko pa siya masyado nakikita na nag-face check. No. Ang face check madalas sa kanya sila si Hajizi mismo eh. Kaya Hajizi, saka Kenji. Oh. Parang ang hirap din mag-face check kasi may Gotot Kache eh. Mm-hmm. At saka may ano eh, feeling ko ha, yung Luigi. Mahirap mag-face check eh pag may hindi pala Luigi, may Johead. Pero mas mahirap naman kasi siguro kay Manjin, syempre na yung magpe-face check pa is yung core nyo. Mas mabigat, di ba? Mas mabigat, at least pag tank. Mas okay lang mawala. Tama. Tingnan natin. Hopefully makagawa sila ng magandang fatalings dito, pero sabi ng NXP, ayaw na nila eh. Ayaw. Ito na. Uy, walang tinmasa parang Rene J, pero the turret is being targeted by the NXP. Sunod lang ang ginagawa ng ating X-Borg. Rene J almost out of HP. Walang engagement na ginagawa yung Smart Omega. Talagang power defending lang para sa police nila. Mahirapan sila kasi isa lang. And yung isa na yon, that is the Fatal Links. That is Mr. Fundamental popping the Atlas perfect match. Meanwhile, Chester nasa baba! Dito, pero follow-up damage, bitin pa rin. Wala pa rin nabibitawan. Curtizy, medyo na late lang dito, pero disengage siya ang NXP Solid after taking down the second gate ng base dito ng Smart Omega. Kakasabi lang natin, kakabanggit at narinig ata tayo ni Mr. Fundamental, pero yun nga, bitin na yung damage. Actually, tama ka, mas bitin yung follow-up. May damage sila ngayon, pero I think yun yung pinaka-perfect na fatalings na pwede mong gawin. Kasi kung hindi, mas lalo kayong pwedeng mabasagan. Oo, sa top lane. So, tamang tigil lang ang Smart Omega, pero next play Predator Solid still on the go. Hindi pa rin sila tumitigil, no? Sa pagtago. Ayun, no? Oo, si Chester. Actually, nakabang sila Chester dyan kanina sa may orange buff. Nagkataon lang na nakatakas pa yung ating si Hajizi with the YSS or Yeezun Shin. And right now, ayan, item check uli natin. Grabe. Item nung link natin almost hitting that final si Halberd. No, compare mo doon sa pa-endless battle pa lang na Yeezun Shin. Yes. Oh, tapos dagdag mo pa yung Luoyi. Meron ng Holy Crystal. Tapos yung Farsa, just having the ano pa lang, Lightning Truncheon tapos Clock of Destiny. Mas mabigat yung damage ni paring Luigi. Actually, pwede natin tignan yung stats eh para mas madali. Pero tignan natin. Oy, may mag-pipit na ata! Oy, nakuha sa paring Chester, pero follow-up galing kay Rene J. Medyo na huli lang H2O. Ramdam na yung damage na binibigay nito. Shizzy, disengage ngayon dito ang NXP. Ako, napitasan sila ng isang ano, pang pick of talent na. Crucial yun ha, pero crucial din ata na mahuli si Heat. Ang bilis nung pass ni H2O. Ang bilis! Nakita mo yung follow-up na yun? Saglit lang! Nandun siya sa taas eh, nung nakita niya. Kung hindi po nag-follow-up si H2O, piling ko buhay si Hit eh. Parang... Grabe! Usually, piling ko kapag halimbawa si Propy yung nag-link na yun, hindi siya pa-follow-up eh. Doon sa laban eh, di ba? Iwan yung kakampi. Oo eh.
Sayang, sayang. No, pero ano, good exchange din para sa magkabilang team natin yun. Chester has been removed, Kit is also removed, pero 15 seconds left. Until the Lord responds, Luminous Lord. Guys, ang makikita natin ngayon dito na binabantayan na maigi ng NXP, kitang-ita mo naman lahat ng pwedeng daanan may tao. Oo nga, galing, man, ibang klase yung NXP, yung adjustment na ginawa nila kanina, Kuya Baymax, eh, no? Hmm. Lahat ng sulok ng entry points, eh, may bantay, no? May bantay, oh. Parang ano, eh, parang COVID, eh, parang lockdown. May checkpoint, eh. Ayan, pero speaking of checkpointing naman, nakabantay na naman yung ating si Chester na huli siya ng hit dito. RKO sa isa, pero Yawi with the follow-up. Luka, the vacuum's damage. Talaga mapipilitan mag-bamba ang Smart Omega. The follow-up is there, pero the Lord has been taken down already by next three Predator Solid. Hindi nila in-expect yun. A teleport is coming here onto the sides. Das Insanity, tapos ulti ng gato. Sinamahan yung ating Popo. Kenji will fall down onto the hands of X-Borg with the Mega Kill. Ang ganda na naman ng setup na ginawa dito. Smart plays for Nexplay, NXP Solid. Tinarget si Chester ng Fatal Links, tapos nagsalita si Chester. Walang Fatal Links yan, pasukin nyo. And undoubtedly, Renny J and company pumasok na lang doon sa top lane ng isang mabilis nang walang takot talaga. Unfortunately for Smart Omega, that was not the best target that you want. Na gustong pitasin or kung yun man yung target nyo na si Chester kanina, kailangan nyo ma-takedown kagad. Pero ang unat na ni kaibigang Chester ngayon, men, 8,263 yung kanyang HP. Nakatang item po. Oh, ayan, pero I think this is going to be the last team fight. Renny J, pumasok po sa loob kasama yung kanyang X-Borg na tropa. Unstoppable hit, taking down Renny J. Pero Cortez still on the go. Kung pasok sa may gilid, Chester, may kakunata na nga hanggang ngayon. Nandun po sa gitna, GZ talaga mapipilitan lumayo. Ang ganda ng ultimate tiling. Pero H2O, ending the game already, taking the first victory of our first game.